rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Kapong dito sa Isay Star TV. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ay huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para po lagi kang updated sa mga susunod na video. At sa pagdedesisyon ni Don Julio na paalisin niya ang kanyang mga bantay, ay namataan na nga siya ni Marcelo buwat sa malayo na agad niya pumilos upang kambaran at bawian ito ng buhay na nasaksiyan naman ni Olga ang pagka-abaril kay Don Julio na ikinaalarma nga ang pangyayari. Dito, mas lalo naman ang tumindi ang tensyon na makilala na ni Olga si Marcelo sa malapitan na nagtanong si Olga kung paano nga ito nabuhay. Dito, ikinuwento naman ni Marcelo ang matindi niyang galit sa mga Montenegro dahil sa pangalipustangan na ginawa sa kanya. At sa hindi inaasahan na pagkakataon, ay naalala naman ni Marcelo si Olga sa buhay na ni Babos na ipinakilala ni Olga sa kanya bilang isang anak. Na parehas niya nilang ikinabigla ang pangyayari nang malaman niya rin ni Olga na tauan na nga ni Marcelo si Tanglol. Dito, hindi naman maiwasan naman ang balik ka din ang pagmamahalan. Matapos niya ipaalala ni Marcelo ang pagmamahal niya kay Olga. Subalit, sa hindi inaasahan ay narinig na nga ni Ramon ang pagtatalo nila Olga at Marcelo na nagdesisyon na ang dalawa na tapusin na nga lang ang namamagitan sa kanila. Dito, agad na nga sinubod ni Ramon na naging dahilan upang magtamuan ng tama si Marcelo habang tumatakas sa mga kamay nga ng mga Montenegro. Makailang minuto pa ay nagkaroon naman ang pagkakataon si Olga na tapusin na si Don Julio. Nasaksiyan naman ni David ang pagtutukan nito ng baril na nabubustuan naman ni David ang iniisip nga ni Olga. Subalit, natigilan naman sila matapos nga ang pagdating nila bullet na agad pinakilos upang dalhin niya si Don Julio sa ospital. Habang hindi naman mapihilan si Ramon sa pagtugis nga kay Marcelo dahil sa ginawa nga nito sa kanyang papa. At sa uli, nagkasubukan naman ang tapang sina Marcelo at Ramon matapos magkaubusan niya sila ng bala na nagresulta sa kanilang mano-mano, duelo at sa pagtakas na ginawa ng dalawang panig. Dito, agad naman pinabot ni Marcelo ang balita kay Don Facundo sa ginawa nga nila pakipagtuo sa mga Montenegro at ang pagkakabaril nga ni Marcelo kay Don Julio na labis naman ikinagalit ni Don Facundo sa kadahilanang nasa puter nga sila ni Catherine. Habang kumpiyansa naman si Marcelo na kaya nga nilang protektahan si Catherine, dito, wala naman magawa si Facundo sa kakaharapin niya na giyera nila sa mga Montenegro at pinaghahanda nga ang grupo nila Tanggol sa kabilang banda. Habang pinag-uusapan naman nila Tanggol ang pangakuan ni Divina na hindi nga tatablahin na panilang grupo, ay hindi naman maalis sa isipan ng mga kaibigan ni Tanggol ang mga hinalangan nila Amanda at Primo sa pagsunod nila kay Divina. At sa huli, nakatanggap naman ang tawag si Tanggol galing kay Marcelo matungkol nga sa pagpunta nila sa tarima ng mga kabalyero.